como en nuestra casa, no, no pudo en sí con paz. Si se va todo, en vez, sale con un título de nada, en vez. Pag bibigyan natin sila ng ganitong pasasabihan, parang magpapag-ismo. Ito po ay napakalaking hakbang sa buhay nila. Pag bibigyan natin sila ng ganitong pasasabihan, parang magpapag-ismo. Ito po ay napakalaking hakbang sa buhay nila. Hahakbang sila talaga. Sasabihin nila, sige na, decidido ko na, walang urong na, tuloy na ako. Although alam natin meron din pag-baptize. Pero kung walang baptism, ang buhay nila, talagang hindi decidido ang karamihan. Pero pag bibigyan natin sila ng patagatan para magpapag-ismo, at ang karamihan ay susunod, ang karamihan ay tuloy-tuloy na. At alalahanin nila ang araw, ikakwento nila ang araw. Sabi na, Pastor, simula binatismo ang abot, malaking bagay sa buhay ko. So, napakalaking bagay sa kanila. So, very exciting sa atin. Napaka-exciting na magkakaroon tayo ng baptism. Pag may handa na, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy. Isasagawa natin ang ating pinagayalan. Immediate baptism, as soon as possible. So, pag hindi pa, siguro natin yung lesson sa kanila, baptismohan na. At mapapansin natin, malaking pagkaiba sa mga bago na nangyayari sa ating Kristo. So ito po ay ating gagawin. So planihin natin. So ang gagawin is teach this Bible study, water baptism, to your new believers. Ituro na. Kung itinuro na ang 1, 2, 3, 4, ito na. Kung hindi pa itinuro 1, 2, 3, 4, just tuloy yung damang pagsunod-sunod. Kung hindi nyo rin yung lesson 2, simple na lesson 3, lesson 4, and then baptism. So tapusin yung 4 lessons about salvation bago magturo ng baptism. Pero kung nasa lesson 2 na, isingin yung Matthew 28, kung handa na silang magpapatismo, gagawin na. Since after the baptism, huwag maghintay. Pero yung lesson sa tamang pagsunod-sunod. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so ganito ang ating gagawin. So, sino-sino ang mga bago mananampalataya matituruan mo? Kailan? Yung lesson 5. Sino-sino ang mga bago mananampalataya matituruan mo? Kailan matituruan mo? Ang tanong kanina, ang tanong, ilang taon ang babatismohan? Ako personally, yung personal decision ko, ang ginagawa ko, 12 patay. 12 years old. Ito po ang dahilan. Kung pinag-aralan niyo yung child development, yung utak ng bata, they think literally. Literally. Yung symbolism, ang utak nila, hindi nila kaya mag-inawahan. Lahat ng sinasabi is literal to them. Yung symbolic, walang dating. Hanggang darating sa mga 12 or 13 years old, mag-develop ang utak nila, nakakaunawa sila sa symbolism. So baptism is very symbolic. Yung sabi sa kanila, pag baptismohan kayo, patay na kayo, patay? 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 They think literally. Literally. So yung symbolism na patay sa dating pagkatao, hindi nila mag-get to. So, yun yung ginagawa ko personally. Meron din denomination na babautismohan nila ang sanggo. Mga Protestant evangelical denomination. So, kung gano'n lang yung denomination, binabautismohan nila ang sanggo, hindi ako matitiyo lang. Nasa inyo yan. Nasa inyo. So, kung hindi kayo pumapayag sa gano'n, okay na lang magkaibigan pa rin tayo. So, susunod lang tayo sa pagkakaraming ating denomination. Ganun na lang po. Okay. Okay. So, yan ang ating action plan. So, patuloy tayo sa ating debriefing. What do you want to be sure to remember as you teach this lesson on water baptism? So, nag-demo kanina, so, yun, pangkin na, simple. So, anyway, what do you want to remember? So, malapit na, siguro this week or within 2 weeks, kayo magsiguro. Pag kayo magsiguro, what do you want to remember? Pag kayo ang manguna sa lesson on this. Pwede ba lang? Mag-share sa first name for you guys. Sige ba?
by teaching this lesson. Can you believe it? Did you go? Get into this place. Kung gagawin natin, puro natin ito sa mga bago manang pataya. Hindi lang yan. Hindi lang yan. First step yan. Siguro ito sa bago manang pataya. Ang susunod, immobilize ang church members niyo para sila rin ay magsiguro sa kanilang mga bada. Doon lalo magbubunga. So una, tayo personally, duro sa baguhan. After that, immobilize ang buong church sa kanilang ginagawa. Ang ginagawa, prayer for sharing, share the gospel, teach the obiasis, sila rin ang magbubunga ng lesson na ito. Yun. Pag ganoon, lalong-lalo magbubunga. Kaya, what excites you about mobilizing your church members to teach this lesson to their new believers? Sabi ko ba? Mag-share sa group. Sabi ko ba? Okay, I'm suggesting ko, ang lesson na ito, pag-itiguro sa church, sa worship service. Teach the whole church. Teach the whole church. Mas maganda. So ito ay second level, meron din personal application. Second level is mobilizing the whole church. Tuloy-tuloy na po. Tuloy-tuloy. So haman natin na pag-aralan, mobilize the whole church para sila ang gagawa. You don't know who will be the implementer. So bring lahat. Lalo sa lesson na ito. Lalo sa lesson na ito, tungkol sa baptism, mas maganda, siguro sa buong church, dahil matututusan nyo yata. Marami sa inyong membro. Di pa din ang ikon. Matagal na umaten. 3 years. 5 years. 8 years. Di pa din ang ikon. Naman mo ko, kung tinuro ko sa ibang church, ganoon. Malaking Christian din ang membro. Matagal na membro ng church. Di pa din ang ikon. So, mas maganda, isituro sa the whole church. Yung main sadya, una sa lahat, ang sadya ay mobilization of the members para magturo sila. Ngunit, yung mangyari din, magpapabasis mo na ang membro. Sila mismo ang magpapabasis mo. So, pag ituro mo sa church, malaking sense, malalaman nyo, meron sa kanila. So, ischedule yung baptism sa lalong madaling panahon para sa mga dating mga. Maliban pa ito sa baguhan. So, maganda, gagawin. Para makahabot sila sa wakas, sa baptism ng Lord. Tapos, pag magtuturo sa church, hindi ko lang sa church nyo, pero pag invited ako sa ibang church, mag-speak ako doon, nag-turo ako ng baptism, marami sa kanila, nung itinuro ko ang baptism, at that time lang, nauunawaan nila ang kahulugan ng baptism. Akala nila, ligtas sila dahil binautismohan. Marami. At marami nila. Kaya binautismohan sila noon pa, yun ang batayan ng kanilang kaligtasan. Maraming member na din yun. Nung itinuro itong lesson tungkol sa baptism, at that time lang, nauunawaan nila, ay hindi ko na dahil binautismohan ako. Dahil sa paninalo kay Kristo lang, at ganoon po din. After years, siguro wala sa inyong miyembro na gano'n. Sana. Sana. Kung talagang naturoan na maayos, wala sa inyong miyembro na gano'n. Pero kung binangon nyo ang isang church, ibang pastor, malaking chance binangon nyo ang mga manampagkaya ng akala nila gano'n. So, ngayon, bawi na. Patatatoon na, pag titulohan sila, pwedeng maging maayos ang kailang pang-unawa ng kaligtasan ay hindi dahil sa ano mang gawa, pati pagpapabasis mo. So, kung gano'n ang gagawin nyo, kailangan magtuturo sa church. Kailangan. So, when will you teach this lesson in your local church? And then, gano'n pa rin po, may magbagay person, mas maganda kung may person. Kung pastor, mahirap galahin. Kung pastor magtuturo sa church, ang mga nyo, ay, ang gagawin ni pastor. Pag may bago man ang plataya, tawag kayo, pastor. Tawag kayo. Ikaw kayo sa lahat ng mga ganitong gawain. Nakakapigil sa growth.
You will be the bottleneck of the globe. You will be the bottleneck kung ikaw ay katawag lagi sa baptism. Ang kailangan, ay mamaya darating tayo doon ng mga akin. Who will be baptizing? Darating tayo doon. Pero sa ngayon, who will teach about baptism? Kung kailangan kayo lang ang magtuturo tungkol sa baptism, nakakabagal. We won't experience rapid multiplication. Pero kung gamitin sa church ang layperson, siyang manguna sa lesson na ito, ang galing, ano? Ang galing ng lesson. Basa lang. Basa. Pausing paliwanag. Mga 30 seconds ng paliwanag. Yan lang. Kung napansin nyo, pausing paliwanag. Halos binasa lang. So ating mga lay leaders, kayang-kaya nilang manguna sa lesson na ito sa harapan ng church. Kung ganoon, ang gabing sa miyembro ay, oh, kaya ni Albert, kaya ko rin. Kaya ni Jeff, kaya ko rin. Kaya ni Pastor Bush, di ko kaya. Well, okay, so yung action plan. Kaya lang gagawin, sino magtuturo. So yung gate, yung chacha, ayon sa ating plano. So, hindi nung sa church, babae sinatawad, hindi kong pinduan, criminal sa Chris, ay bughan na. Ito na. Ito na. Okay? So, pag-usapan nyo, asking friend, pressure, manguna. Take about 5 minutes, mag-plano na kayo para sa church. Hindi pa ito sa inyong self-monitoring guide. Yung one page, yung general action plan nyo, hindi pa yung pecha. Tapos mamaya, sa feedback form, tatanungin kayo anong target date nyo para dito, isigaw nyo. Kung wala dyan, di kayo bibigyan ng materials na may mapin. So, ito ay kasama sa plan nyo. Okay, very good. Naway maraming, maraming bunga. Naway maraming, maraming mababasis mo. Thank you.